welcome sa ating bag... Mag-unbox po tayo ng 2019 RockShox Lyric RC2 Charger. So hindi na pala to unbox dahil nung dumating, tinanggal ko na yung packaging para sa safety and disinfection ng ating fork. So let's go! Today, magbibigay po ako ng konting review at specs ng fork na nabili ko. Ito ay RockShox 2019 Lyric RC2 Charger. Ito ay merong quick release na boost spacing ng 15 by 110mm. Ito ay pang 29er wheel set at meron itong 42mm offset. Meron din itong 160mm na travel. Ito ay binili ko dahil ito ang specific na for travel sa aking napiling frame, yung Dartmoor 2021 Sandstorm. Meron itong 10mm uncutted head tube. Hindi ko pa to nakakat dahil brand new ito nang nabili ko. Nabili ko pala itong fork na to kay Sir Vincent Santos. Ilalagay ko sa description box yung link ng kanyang FB page. Marami din siyang binibentang bike parts at mabait si Sir. Bibigyan din kayo ng libreng tips para sa knowledge sa about bike, bike parts at iba pa. Itong fork na to ay merong 160mm travel. Huwag na po kayo magtaka kung short travel ang nakikita nyo dahil tinanggalan na po ito ng hangin bago ito ipadala dito sa Cebu para sa safety ng high altitude na magkaroon ng high pressure sa loob ng fork at baka ito mag-cause ng pagsabog or pagkasira ng fork. Itong stanchion ay merong 35mm na size. Kita nyo naman. For the steerer tube, ito ay 10 inches long, uncutted. For the damping system, meron po tayong RC2 charger. For the high speed compression, meron po tayong 18 clicks. And for the low speed compression, meron tayong 4 clicks. For the rebound adjustment, meron po tayong 18 clicks of low and high speed rebound. Ito po ay merong turtle at rabbit sign. Ito ay ginawa ng RockShox for the symbolization of low and high speed rebound adjustment. Meron itong boost through axle na 110 by 15. Ito ay quick release. Meron din itong rider weight chart kung ilan ang timbang ng rider at desired na PSI. So hindi po kayo mahihirapan sa paglagay ng air pressure dahil meron naman itong chart na dapat nating sundin ayon sa ating timbang. For the brake mount, meron itong post mount na kaya mag-accommodate ng 200 3mm ng disc or rotor. Bumili nga pala ako ng sticker from Sticker Co. Ito ay customized sticker na papalit natin sa ating stock na sticker sa ating fork. At bumili din ako ng bike skin para sa ating frame. Shout out pala kay Sir Riz Fajardo ng Sticker Co. Kung sakaling gusto nyo magpagawa ng customized sticker, bike skin, tools at iba pang gamit sa bike, lalagay ko sa description yung link ng kanilang FB page. Check out Sticker Co. by Sir Riz Fajardo. Bagong sticker, pero bago natin ilagay ito, kailangan natin ng alcohol para panglinis ng extra adhesive na natira sa ating fork, bulak pang punas at tape para maging guide sa ating paglagay ng bagong sticker.
na po ang pag-install sa ating sticker. Hindi ko po inasahan na ganito po kaganda yung output na binigay ng ating sticker sa ating fork. Shout out to Sir Riz Fajardo ng sticker ko sa maganda at quality na sticker. Maganda yung print, clear na clear. Saludo sa iyo, sir, at kay Sir Vincent Santos na binigyan niya ako ng discount dito sa fork at free shipping pa. Salute to you, sir. Ngayon po, ititimbang po natin ang fork. Titignan po natin kung gaano ito kabigat. Wala itong hangin pero kasama yung axle. Okay, for the weight of the fork, it's 2.8 kilograms. Hindi nyo po siguro makikita kasi malayo. Medyo may kabigatan yung konti yung fork. Wala pang hangin. So, titignan natin ito kung may hangin na sa susunod na video. Please, allow me to show you something. For more videos, stay tuned sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click subscribe button and notification bell para palagi kang updated sa ating mga parating na videos. Yun lang po ngayon sa araw na ito. Ingat kayo palagi at goodbye!